Hi, Tay Tay. Hello, All About Yung Guy page. Welcome everybody sa stream. Wait lang. Pause ako ng computer ko eh. Come on. Kwentuhan lang tayo. Kakauwi lang namin yun kanina mga 30 minutes ago. Galing ako ng farm. Galing kami both niyan sa farm. So, Nori, hi, what's up? Uy, thank you sa pagbati kay Yan. Appreciate you guys. Hi, Dara, Sirene Rose, Mary Rose Ann. And kay, thank you sa mga nagbabagsak. Kahit super duper kwentuhan lang to, like nung last time. Actually, na-enjoy ko yung last time na nagkwentuhan lang tayo. Feeling ko makakatodo ako ng, ano, ng stream natin na kantahan next month pa. Wait lang, and then kay Ila. Uy, it's too bright. Yan. Hi, Miss Diana, Maria, Francis, Brianna, and Dana. Hi! Saan si Kuya Yan? Si Kuya Yan. Kasi yung tanong sa ha, saan si Kuya Yan? Nasa baba, nagpapahinga. Ang tagal lang din ready, parang 6 hours. So, pahinga siya. Hoy, Nori Chan, thank you sa Pakong Universe. Sabi ni Charlotte Aquino, ate, hindi naman masamang ma-in love sa'yo. Nasa sa'yo yan, hindi ko masasabi na kung masama o mabuti ba eh. Kung nakakabuti sa'yo, sige. Kamusta? Anong chika ate? O sige, kwento muna siguro. Nakagaling lang namin yan ng farm. And bilisita namin pinapagawa naming house. So, ayun, may structure na siya. Soon ipapakita ko sa vlog. Nag-shoot ako ng dalawang vlogs habang nasa farm. At yun, dalawang vlogs yung nakaabang na i-edit ko tomorrow. Kasi sa isang araw, mag-start na naman work ko, dire-diretso. Sobrang pagod talaga ako recently. Ang dami kong ginagawa. Pero at the same time, kahit pagod ako physically, yung heart ko hindi pagod. So, ang dami kong pinagpapasalamat ni God na maraming time trabaho. Hi, Darla Lu. So, yun. Dalawang vlogs yung i-edit ko. Yung isang vlog ko is with my sibling, si Cookie kasama ko. And then yung isang vlog naman, update para sa pinapagawa naming bahay. So, you'll see that soon. So, yun, ang chika. Sabi ni, ano, Daniela. Tama ba siya ba yun? Daniela Arcan, thank you agad dati sa vlogs. Thank you din. Thank you sa laging pag-aabang. I really appreciate yung pag-aabang niyo sa mga vlog kasi as you know, ako yung nag-edit ng vlogs ko mga pagka maikling vlogs, mga 5 hours. Pero pag medyo mahaba yung vlog at maraming zoom in, zoom out, marami akong ika-cut, mga 2 hours na worth of vlogs, ginagawa kong 17 minutes or 15 minutes, ano siya, it would take me 8 hours to edit. So, na-appreciate ko yun kasi mahirap talaga mag-edit eh. Pero, pag pinapanood yun, nawawalan na yung pagod ko. It means a lot to me. Okay, so right now, gawin natin question and answer ulit tayo, kwentuhan lang. So, if you have questions, i-drop nyo na yun dyan sa baba. Katulad ng last time, kahit mga questions not relating to me, kunyari questions about life, questions about existential crisis, mga ganyan. Malay nyo, may ma-input ako and it might help you. So, type nyo lang yan dyan. Mayroon ang unang nagtanong, how was your day? Very tiring. Oh, layo kasi nung farm namin eh. So, pag walang traffic, 4 and a half hours lang. Pero pag may traffic, ganun, 6 hours. Sabi ni New Blade, math questions. Huwag math questions, hindi ako magaling dyan. Iyan ang problem solving na hindi ko kayang sagutin. So, huwag niyo na akong asahan. Nung elementary ako, tsaka high school, tanongin na lang sa tatay ko kung gaano kakapurol sa math. So, huwag natin pag-usapan yun. Si Sky Sky SS13, kailan niyo po plano magkaanak? Last live natin, in-answer ko na to. Not anytime soon. Nung bagong kasal kami niyan, sabi ko, gusto ko na magka-baby after siguro mga 3 years, ganun. Pero,
Parang for a time, nag-try kami niyan. Tapos nagkaroon kami ng false pregnancy. Parang akala ko pregnant ako kasi hindi ako nagkaroon at that month. So, yung na-feel ko, hindi joy eh. Takot. Oo, takot. So, ngayon, mas I know na why. Ang dami pa namin niyan gustong gawin. And ang dami pa namin gustong mapuntahan. Ang dami pa namin gustong i-develop sa aming mga properties. Ang dami pa namin... Parang feeling ko nagme-makeup ako from dun sa childhood na hindi ako nagkaroon kasi maaga ako nag-work. So, 14 years old nag-work na ako and marami akong na-miss out na gimmick, na bonding with my friends. So, feeling ko ngayon ko siya talaga nasusulit. Ngayon ko pa lang talaga nagagawa. Lalo na nag-pandemya, mas na-feel ko yung nanonood lang ako ng anime, o I'll drink with my friends. Ngayon, nagka-camping kami. So, mas nandun kami. Pero kung ma-feel ko na ready na ako, tsaka ready na rin ako mentally and emotionally, why not? Yun. Hope that answers your question. Sige, tanong-tanong lang kayo. Sabi ni Crisette, ba't ang ganda mo? Talaga bakit pagod? Nag-blush on at nag-eyeliner para naman presentable ako sa inyong gabi. At syempre, nagpapalakas sa atin na ikape. So, kanina nasa highway kami, sabi ko kayo, love, kailangan ko na lang kape. So, binili niya ako ng Krispy Kreme Classic na coffee. Ate, ang cute ng tungkil mo sa mata. Hindi nga pantay eh, kung tititigan nyo. Minadali ko kasi ako, ay, pambihira, 8:30 na pala. So, minadali ko. Thank you, Neo Blade, sa pabagsak. Ito may interesting question. Mayan Qualis. At tinapanood nyo na po yung Attack on Titan Season 2. Hindi pa yung bagong season. Kasi recently, sobrang tired ako. And medyo malalim ang story ng Attack on Titan eh. Parang feeling ko kailangan ko siya panoodin sa time na relax lang ako. Kasi kung papanoodin ko siya ng pagod ako, parang feeling ko hindi ko ma-appreciate yung story. So recently, ang pinapanood ko lang, very light. Siyempre, napakagulo na ng newsfeed ko tungkol sa politika, sa daming mga negativities online. Pipili ko mga light lang. So, recently, sa Netflix, ang kakatapos ko lang panoorin is yung Inventing Anna. Oo, yung sinasabi nilang con artist. Yun, medyo light lang siya, tsaka nakakatawa. Okay siya. Sabi ni Nisho, ate, kailan ka ulit mag-live show? Gusto ko manood. Oo nga eh. Di ko palang ko pwedeng i-announce eh, pero in the next few days, lilipad ako to another country. Meron akong gig sa ibang bansa. Hopefully, mag-open na rin dito sa bansa natin para makapag-show na ako ulit sa atin para makapag-ano na, live na. Sarap i-live nung single namin ni Kuya Glock na Paliwanag. So, sana magkaroon ng avenue to sing that live, no? Sabi ni Lynn Empleo, yes. Sabi ni ASDFGHKLMNO, na-try nyo na po ba mag-K-drama since maka-anime kayo? Yes, K-drama. Dati mahilig ako sa mga nakakilig na K-drama. Pero feeling ko... May mga K-dramas ako na tinry recently, hindi ko matapos. Mas gusto ko yung panoodin yung yung mga Korean films or series na medyo suspense. Yun, tapos ko yung All of Us Are Dead. Tapos ang galing-galing nung movie nila na Parasite, yun. Award-winning pa, no? Gusto ko rin yung Kingdom. Mahilig ako sa mga zombie-zombie. Paborito ko yung World War Z, tsaka yung, yung series na sa States, yung parang haba nun eh. Hindi ko rin natapos kasi pumangat na yung storya. Pero gusto ko yun, gusto ko mga zombies. I like it. Walking Dead, tama Ed, Walking Dead. Yun. Sabi ni, sino to? Si Luisa, happy 450k plus views at sa stream ng Paliwanag. Uy, salamat. For 540,000k na pala. Ay,
540,000 views na pala ang Paliwanag. Sa mga hindi pa nakaka-stream, hope na ma-stream nyo na yung Paliwanag. Collaboration namin ni Sir Glock 9. Viano, hello! Sabi ni MJ Marcelino, kumusta po birthday celebration ni Kuya Yan? Wala, nag-drive lang siya kanina. On the way home kami. So I feel like yung celebration niya, though ano, nag-birthday siya kanina, pinaghandaan siya ng kapatid ko. Nagluto ng pasta yung kapatid ko kasi favorite niya yung pasta. So sobrang sweet ni Cookie, pinagluto niya si Yan. Pero yung proper celebration, hindi pa yun kasi we needed to go home na. Sige, drop lang yun ng questions kahit hindi regarding sa akin, ha? Kahit tungkol to sa mga buhay-buhay nyo, sagutin natin yan. Parang kailangan ko na magpagupit ng hair. Parang gusto ko na magpagupit. Ano kayong magandang hairstyle, no? Nisho, ate, anong update sa merch mo? Meron na. Malapit na. Nakahanap na kami ng gagawa. Since hindi ako marunong gumawa, may supplier na. So, papasa ko lang yung design and sila yung mag-iimprinta. Shaira, hello. So, abangan nyo yan. And also, gusto ko magkaroon ng perfume line. Pero huwag natin usugin. Sana matuloy. Ruth pa rin yung ate, hindi ko na alam ang gagawin sa career ko. You just have to try different things. Sometimes kasi yung gusto natin last year, hindi na natin gusto ngayon. I think dilemma siya ng mga Gen Z tsaka ng ano, ng millennials. Kasi ang dami ng options. Unlike before nung panahon ng tatay ko, kung ano lang yung trabaho na bumuka sa harapan nila, they just have to do it kasi ang hirap talaga ng buhay. Ngayon, sobrang daming options. So, try different things. And malay mo, mahanap mo yung pinakagusto mo. Minsan yung mga hindi mo pa inaasahan pa lang, ay, dun pala ako, mas magaling. Minsan kasi, ano, kailangan natin maging self-aware. Marami akong ganun kakilala na ito yung gusto nilang gawin. Tapos, nagtataka sila, bakit hindi, parang hindi pa, alam mo yung puzzle piece na pag pinapasok mo, hindi sakto. Diba, parang kunyari, ano yan, triangle. Square ka pala, tinatry mo pumasok doon, parang hindi talaga sakto. Pero pag nagtry sila ng ibang bagay, tapos parang hindi ko inisip na gagawin ko to, pero while I'm doing it, sobrang sakto sa personality ko, sobrang sakto sa strengths ko. So, try different things. Daniel Arcayan, ate, payo po sa mga nag-worry sa future. Darlalu, thank you. Thank you so much.